Good morning, friends. So ngayon, nagtimpla ka na coffee with milk. Ayan. Coffee with milk at saka ito, naglaga ako ng saging. Ayan. Ayan, ang daming saging. Nilaga ko lahat yung saging. Ayan. Saging na saba with coffee. Let's eat! Kain tayo, friends! Ayan. With drinks. Hindi siya nababalata ng maayos talaga. Maliliit pa kasi yung saging eh. So, ayan. So, ayan yung saging. Hindi pa siya masyadong hinok. Parang pinilit talaga siya na ano din talaga. Pumunta pala ako ng palengke. Bibili akong pagkain. Tapos ikot-ikot ng palengke. Late na nga eh. Mag-aalas 10 na. Medyo late akong gumising talaga. So, ayun lang. Gusto ko nang i-share, friends. And sana okay kayo sa mga araw na to. And meron pala akong ibabalita kasi nga magpapagawa ako ng PLDT dito na ano na wifi dito sa condo. And ayun, pag napagawa na yung PLDT na wifi, ibablog ko na lang kung anong gagawin, ganyan. And wala, na-excite lang ako. And at the same time, meron pa akong isang problema kasi nawala yung charger ng laptop ko. And ang mahal nung charger na yon, nung bumili ako, nung umuwi ako ng probinsya ng Cotabato City, nawala naman yung charger ko doon ng laptop. And then bumili na naman ako ng charger ng laptop and it worked 2,000 pesos yung made in China talaga na charger ng laptop. Tapos ngayon na naman, nawala na naman ang charger ng laptop ko. Ang problema, nandoon sa laptop yung editing ko. So, di nawala yung, ano, yung charger ng laptop ko, nandoon editing ko. Ngayon, ang nangyari, hindi ko na magamit yung laptop kasi walang charger. At the same time, kailangan ko pa bumili ng another charger na naman ng laptop. So, naisip ko, hindi na lang ako mag-edit ng video sa laptop kasi laging nawawala yung ano eh, yung mga gamit ko. So nawala yung charger and then move on, hindi na ako bibili ng charger ng laptop. Tapos meron pa isa pang nawala, yung niregalo ng asawa ko sa akin na headphone. Ang mahal ng headphone na yon. Nasa worth 4,000 yung headphone na yon. Tapos binigay ng asawa ko yon and then nawala naman yung headphone na yon na
na binili ng asawa ko. Nakakalungkot talaga kasi lagi ako nawawala ng gamit. Lagi talaga ako nawawala ng gamit. Nakakapanghinayang kasi ang dami kong gamit na nawala. Yung headphone na yun, ang mahal-mahal at binigay pa ng asawa ko yun. Tapos yung charger ng ano ng laptop, pangalawang bili ko na yon. Tapos ngayon, hindi na ako bibili ng ng charger para lang doon sa laptop. So ang ginagamit ko na lang, nagda-direct upload na lang ako sa YouTube kasi gumagastos talaga ako ng malaki. Simula umuwi ako ng Cotabato City, ang daming nawala sa akin ng mga gamit. Yung nandoon ako, imaginein mo, natutulog ako. Tapos, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Basta, pagising ko na lang, naubos talagang 10,000 pesos ko sa wallet. Hindi ko alam paano nangyari yon. And, nakakainis eh. Nakakainis talaga yung ang tagal mo hindi napuntahan yung lugar, tapos pagdating mo doon nanakawan ka pa ng pera, ng gamit, ng lahat at ng mga gadget, ganun. Tapos nawalan pa ako ng cellphone pagbalik ko dito sa Maynila. Tapos regalo rin ng asawa ko yung cellphone na yun, at ang mahal ng cellphone na yun na binili sa akin. Tapos binigyan naman niya ako itong cellphone na to, binigay na naman niya sa akin. Ang dami ko talagang mga gamit. Simula umuwi ako ng Cotabato City, ang dami ko ng gamit na nawala, pati pera nawala talaga. So ayun lang, gusto ko lang yung i-share. Wala akong magagawa kung ninanakaw nila yung pera o yung gamit. Wala na akong magagawa doon. Ang magagawa ko na lang, i-expose sila sa YouTube, ikwento at sabihin na nawawala talaga mga gamit ko. Ewan ko, pati mga damit, sapatos, makeup, lahat na nawawala na talaga. Hindi ko alam kung sino ka mang magnanakaw ka. Kung feel mo na nanakawan kita, ang masasabi ko lang sa'yo, anong pakiramdam, diba? Diba ninakawan kita tapos ninanakawan mo ko? So anong pakiramdam ng magnanakaw sa nagnanakaw at sa gustong magnakaw at sa walang option magnakaw, diba? So kung magnanakaw ka, wag mo kong idamay kasi kung pakiramdam mo na nanakawan kita, ako ang magnanakaw na hindi magtatago sa batas. Ako ang magnanakaw na i-expose kita all over the world at hindi ako maihiya na i-expose ka at sabihin sa buong mundo kung anong klase kang tao. Iniinis mo ko sa pagnanakaw mo ng pera ko, ng gamit ko, ng lahat ng bagay. Tapos sasabihin mo na babaliw ako, na nagkakaroon lang ako ng hallucination, nagkakaroon lang ako ng missing no, ng mga gamit talaga, or na Alzheimer lang siya kaya nawawala gamit niya. Huwag mo kong isama sa script mo na magnanakaw ka. Kung ayaw mo ibalik mga gamit ko, huwag mo nang ibalik dahil wala akong pakialam. Alam ko eh, nangyari pa yan eh, elementary, high school and college, wala silang ginagawa. Nung nasa Cotabato City pa ako, walang ginagawa yung mga tao niya, nakatambay lang yan. Walang ginawa yan. Kung inakawan ako ng nakawan, imagine mo, lahat ng gamit ko na nakawin yan. Nakita niyo yung lugar kung saan ako bumalik, yung ilog na yon. Daming mga gamit at pera kaya na nakaw sa akin sa lugar na yon. Pag may mga bago akong gamit, pag pinadala na ako ng nanay ko ng mga gamit, nakawin nila lahat yan, mapa-headphone, mapa-radyo, mapa-damit, mapa-pera, ultimo lahat. Pati mga ano ko, mga gamit ko sa school, mapa-ballpen, mapa-lapis, mapa-notebook, lahat, books, lahat yan na nakawin nila yan. Hindi ko alam kung anong purpose mo sa pagnanakaw mo ng gamit ko, ng identity ko at pagpapahirap sa pamilya ko. Na-insecure ka talaga eh, wala kang magawa sa buhay mo. Napaka-childish, emotional issue mo talaga. Ako ang tao na seryoso talaga ah. Kung wala kang magawa sa buhay mo,
Bahala ka sa buhay mo dahil hindi mo yan ikakayaman yung pagnanakaw mo ng mga gamit ko ng elementary, high school, and college. Napaka-insecure mo. Napaka-insecure mo. Wala kang details ng info sa Cotabato City. Wala. Wala. As in, wala. Wala, wala kang storya doon. Alam mo sinong sikat doon? Ako. Ako ang sikat doon. Lumayas na kayo sa lugar na yun. Nandun pa rin ako. Ha? Bumaha, umulan, bumagyo, gumera, nagpatayan mga tao, nandun pa rin ako. Kaya ito lang masasabi ko sa'yo, hindi mo mananakaw kung anong merong feelings ako ngayon na napaka-childish mo para nakawin ang lahat ng mga gamit ko. Ultimo uniforme ko at saka pampihi ko sa eskwelahan, ninanakaw nila lahat. Grabe! Ultimo yung mga uniforme ko, yung mga babaeng nakatambay dyan sa ano na yan, sa lugar na yun ng Cotabato City na siga-siga ka ngayon. Kala mo kung sino ka? Hindi pa tayo tapos ha. Noong unang panahon, binugbog nyo ako. Ang dami nyo nagbugbog sa akin. O, asa na kayo ngayon? Bugbugin nyo ako. Ha? Nakalipat lang ako sa condo. Ang dami nyo issue. O ngayon, magmarites kayo na magchismisan about sa akin. Anong sinabi nyo sa akin? Nagtrabaho ako sa club, nagtrabaho ako sa beer house. Hindi nga ako nakalabas ng bahay ng 17 years straight, housewife ako. Hindi ako nakakalabas ng bahay. Anong pinagchichismisan niyo sa akin? Sinabi niyo nagburikat ako, nagpopok ako dito sa Manila. Yan ang gusto niyong sabihin ko dito sa vlog ko na to. Pahabain ko talaga, upload ko to mamaya. Maghintay ka sa akin, dahil upload ko to. Ba't mo pinagkukwento? Sabi ng kapatid ko, pinagkukwento mo raw. Hindi kina kita pangalanan kasi alam mo kung sino ka at sinisiraan mo talaga ako sa Cotabato City. So siraan mo ako sa panahon na iniwan ako ng asawa ko at anak ko, sa mga panahon nag-iisa ako dito sa condo at mag-chismisan tayo ng buong araw. Ba't mo sinabi na nagtrabaho ako sa beer house at sa mga club? For your information, hindi pa ako nakatrabaho sa club at saka sa beer house. Housewife lang ako. Kung very sensitive ka dahil ako, nakapangasawa ako ng Chinese, maghanap ka ng pagka-achay mo. Huwag na huwag mo kong idamay sa pagka-achay mo dahil hindi ako katulong ng asawa ko. Pinakasalan niya ako, nagsama kami ng 17 years, insecure ka. Dahil marami kang anak, marami kang asawa, hindi mo kaya mag-stay sa bahay ng 24/7, nakawin mong identity ko. Hindi pa tayo tapos, sandali lang. So ngayon, kumusta ang pag-uutos sa mga bata sa Cotabato City sa pagnanakaw ng mga gamit ko? Balik nyo mga gamit ko. Di ba kinuha nyo mga gamit ko simula elementary, high school, and college? Ayaw ko sumama sa inyo kasi ang ginagawa nyo sa plaza ng Cotabato City, nagnanakaw kayo. Di ba nag-harbor kayo ng mga sombrero dyan sa ano na yan, sa city na yan? Ang kapal ng pagka-rapper mo kung mapabagsak mo ko. Ha? Dahil hindi ako nagtrabaho sa club at saka sa beer house. Excuse me, sa mukha pa lang. Oh, padaan pa lang ako, nirespeto nila ako doon. Asan respeto mo sa lugar na yon para sabihin mong doon ako lumaki sa squatter area? Itong sinasabi ko sa lahat ng panglalait mo sa akin at pagiging kidnappers mo, tigitigilan mo na ako ha. Then lagi mo ako ini-stalk ng elementary, high school, and college. Napaka-manyak ng issue na to. Napaka-childish mo. Balik mo lahat ng mga gamit ko. Try nyo. Grabe talaga. Nakakainis. Ako pa. Kailan ako lumabas ng bahay? Di ba? Ang alam nyo lang sa akin mag-babysitter, ang alam nyo lang paalagayin ako ng bata, laba, linis, tapos igib ng tubig. Tapos di ba hindi pa ako pwede makigamit sa mga gripo nyo ng tubig? Maglinis kayo ng mga bahay nyo dyan sa squatter area, lagot kayo sa akin, bibidyo ako kayong lahat. Anong sinabi nyo na doon ako nagtrabaho? Kailan ako nagtrabaho? Asa mga pinapadala ko sa inyo? Wala talaga, hindi sila makapagsalita kasi wala ka magawang mali sa akin. Simula sa simula, ako ang nag-aambag sa lola ko dyan sa lugar na yan para hindi mo ako irespeto. As, di ba mga gamit na yun sa bahay ng tita ko, lahat yun, di ba ninakaw nyo na? Ba't nyo binalik? Traidor ka ha? Traidor ka, pangalanan mo sarili mo talaga, hindi pa tayo tapos, ang yayabang nyo ha?
kailan kayo ginulpi na mapulis dyan sa ano na yan, sa lugar na yan? Magantay ka talaga sa akin kailan ako nagtrabaho ng club. Balik mo lahat ng mga gamit ko, ah. Ang laki ng gastos ko talaga pagbalik-balik dyan sa lugar na ito. Tapos sabihin nyo, magyabang kayo ngayon sa YouTube. Nag-fake parents pa kayo, ah. Pakita nyo yung mga matanda nyo magulang ngayon sa probinsya na mga farmers at hindi kayo professional. Tarantado ka. O, hanggang dito na lang, ha. Marami pa tayong pag-uusap din. Nakunan ako ngayon ng miscarriage ako. Yung harap ko ngayon dumudugo. Tingnan mo hanggang mamaya ang vlog ko.